Hello po, kumusta po kayo? Ako po ulit si Master Galen, nandito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay konektado po dun sa kaka-upload lang po din natin na video, no? Yung tungkol dito sa pagbubuntis. Dito naman po, ang tatalakayin natin ay yung tungkol dun sa tinatawag na early intrauterine pregnancy but no fetal heartbeat, no? So, kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. Tayo pong mga babae, pag nagkaroon po tayo ng contact sa ating partner, no, at inaasahan po natin o talagang hinahangad po natin na ang pagbubuntis. So, ang ginagawa po natin ay nag-urine pregnancy test po tayo, no. So, diyan po sa may pregnancy kit na yung pagkakaroon ng dalawang linya na malinaw, no. So, ibig sabihin po niyan ay maaring ang buntis ka. Ngunit gaya nga ng sabi ko, mas maganda kung na ma-blood test ka rin po at yung magkaroon ka ng imaging scan. So, yung pa-blood test po, sinusukat po dyan yung level ng serum beta HCG or yung human chorionic gonadotropin, yung sa level ng ating dugo, no, susukatin po yan, no. Tapos po, yung pagpapa-imaging scan. So, usually po, ang kadalasan na ginagamit ay yung transvaginal ultrasound, no? Kumpara po dun sa transabdominal ultrasound. So, mas accurate po kasi yon, no? Kaya mas kadalasan ginagamit po natin yung transvaginal ultrasound. Kasi po, mas maaga natin nade-detect dyan yung pakay natin na gustong malaman or makita dun sa ultrasound mismo. So, meron po tayong tinatawag na early pregnancy scan or yung tinatawag na dating scan. So, dyan po sa dating scan natin, yung unang pagpapa-ultrasound natin, usually ginagawa yan within 6 to 8 weeks, no? Kasi, bakit po within 6 to 8 weeks? Kasi nandyan po yung pag-appear na nung mga gusto natin makita kagaya ng gestational sac, no? So, makikita po natin yan within 4.5 weeks to 5 weeks. Tapos po yung yolk, no? Yung yolk po nag-appear po yan mga 5 weeks to 5.5 weeks. Tapos po, yung pagkakaroon na ng fetal pole. So, yung fetal pole po na 5.5 weeks to 6 weeks. So, tapos po yung fetal heartbeat na rin. So, yung fetal heartbeat around 6 weeks, no? So, pag nagpapa-ultrasound po tayo, kayo may mga na-encounter po kayo na nakalagay po na early intrauterine pregnancy. So, yun nga po, nagbuntis po kayo, no? At nasa tamang posisyon naman, nakitaan naman ng gestational sac, ng yolk, ng fetal pole, ngunit minsan walang heartbeat. So bakit po ba nangyayari ito? Ano po bang ibig sabihin nito? So wag po kayong masyadong mababahala, no? May pag-asa pa. Kasi po, usually po, yung fetal heartbeat po talaga nakikita yan within 6 weeks, no? Sa 6 weeks po yan, maaari nang ma-detect yung fetal heartbeat. Ngunit may pagkakataon na 6 weeks na or 6 weeks and few days, wala pa rin pong fetal heartbeat. So, maaari lang po na napaaga lang yung pag-scan po sa atin. So, maaari po tayo nagkaroon lang ng late conception in pregnancy. So, kaya kadalasan po, ang nire-require ng inyong mga OB-GYNE ay i-scan po kayo uli, no? I-ultrasound po kayo uli after 1 to 2 weeks. Kasi nga po, gaya ng sabi ko, maaaring napaaga lang. So, kung napaaga lang yung scan natin, baka hindi pa naman talaga 6 weeks, no? So, extend pa natin 1 to 2 weeks. So, papasok ngayon, kung baga, parang 8 weeks na, no? Kung ang pagbabasehan ninyo ay yung nakalagay na age of gestation po doon. So, may mga kaso po na yun nga po, na pagbalik nga po nila para magpa-ultrasound uli, ay nadidetect na yung fetal heartbeat, no? What if naman po, no? Kung pagbalik po natin, wala talagang fetal heartbeat. So, ang mangyayari po niyan, kailangan na po natin i-prepare din yung sarili natin dahil possible na po yan na hindi po talaga magdiretso, no? Na non-viable yung pregnancy po natin. Hindi na po magtutuloy-tuloy yung pagbubuntis natin na yan. Hindi ma-develop na talaga yung bata. Ito pong early intrauterine pregnancy, saka yung tinatawag na blighted ovum, magkaiba po yun, no? Ngunit parehas din po yun, no? Na pag talagang hindi nagtuloy-tuloy,
ang kalalabasan na po ay miscarriage, no? So sa blighted ovum or yung unembryonic pregnancy, doon po nagbuntis ka, so nagkaroon ng gestational sac, tapos po yun, syempre hindi naman talaga yung madidevelop. So kalaunan din po, ilalabas din po natin yon. So halos ganun din po yung mangyayari sa early pregnancy na walang fetal heartbeat. So pag wala talagang fetal heartbeat, hindi na mabuo talaga yung batang yon. Kasi syempre po yung cardiac activity po, yun po ang nagpapasirculate sa dugo dun sa kanya, no? So kung walang magpapasirculate ng dugo dun sa kanya, so paano madedevelop yung organ, yung ibang organ niya? So hindi po mangyayari yon. At pag na-detect na po yun ng katawan natin, so ilalabas na po natin yun, no? Ngunit pag may fetal heartbeat po, syempre tuloy-tuloy lang po yun doon, no? Possible po na maging successful na yan tuloy-tuloy hanggang sa mailuwal po natin. Ano nga ba yung mga dahilan, no? Bukod nga po doon sa ano po natin, sa maaaring napaagalan yung pagpapaskan natin, no? Isa pang medyo inaanong dahilan po dyan, maaaring meron po yung bata na genetic abnormality, no? Yung gene po mismo nung fetus na yon, no? Maaring doon sa genetic composition po niya may abnormality. So kaya hindi na po siya nabuo, no? Hindi na po siya nagkaroon ng fetal heartbeat. So pag nangyari po 'yan, no? Alam mo, 7 weeks na, 8 weeks na, no? Asahan na po natin, no? I-prepare po natin yung sarili po natin na yung physical and emotional, syempre financial na rin, no? Ihanda na po natin 'yan na maaring mawala na po talaga sa atin yung pinagdadalang tao po natin. Nang sa gayon po, pag dumating man yung araw na yan, hindi na masyadong depressing po sa'yo, no? No, hindi na pa masyado kayong madedepress. So, kumbaga, syempre financially din po, kailangan din mag-prepare kayo. Kasi kung maaari kayong bigyan ng reset ang gamot, no, para mailuwal nyo po yan, tapos po pag hindi na nasimot lahat na maubos doon sa ano natin, sa uterus po natin, niraraspa, no? Yun po ang ginagawa po diyan. So kayo po na mga nagpa ultrasound na nasa 6 weeks pa lang, manalangin lang po tayo na sa susunod na pagbalik po natin sa ating mga OB-GYN, no, makakitaan na, no, ng fetal heartbeat, na ma-detect na po 'yan. Huwag mawalan pa rin ng pag-asa, no? So 'yan lang po ang napakaikling video ko about dito sa early intrauterine pregnancy without fetal heartbeat. Kung may mga karagdagan pa po kayong katanungan, maaari niyo naman po akong i-message dito sa comment box, o kaya i-direct PM niyo po ako sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. Paalala lang po, itong mga video pong ginagawa natin dito ay tanging gabay lamang. Ugaliin nyo pa rin po na sumangguni sa inyong mga doktor, lalo sa kasong ito, sa mga espesyalista na OB-GYN, no? Upang sa gayon, mas masuri talaga kayo na maayos at sila mismo ang makapagbigay ng final say sa kaso ninyo, no? Dahil sila ang dalubhasa po dito. So hanggang dito na lang po ang napakaikling video na to. Sana kahit papaano po may napulot na naman kayong konting kaalaman. So, kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.